Guys, yung pinaka-iintay-intay kong Port San Andres. Yan, papasukin na natin siya. Ito na, guys. Port San Andres. Pasok tayo. Welcome to Port San Andres. So, Port San Andres is a strategical position for the Moro Pirates and the Dutch Raiders. So, ginawa po siya to protect the island alone para sa mga Moro Raiders at mga Pirates during the Spanish time. Kasi mostly po nilulut nila yung church po namin at the same time. So, the church is up. Decided na gumawa sila ng pwersa. So, twin tower po siya actually, ma'am. So, on the Philippines, we have only two twin towers. Romblon, tsaka sa Cebu yung isang set. Yung pwersa de Santiago po, in ruins na po siya ngayon. Yung San Andres na lang po yung na-restored. So, pasok po tayo para makita po natin yung structure ng pwersa de San Andres po. Ayan. Pwersa San Andres. Indication, it is NCCA. So, pambansang yaman ng pangkalinangan. So, declared na po siya ng NCCA, National Commission on Culture and Arts, at the same time. So, it was totally ruins before talaga siya, sir. Pero, due to the help of the locals, ni-restored po siya. So, sad to say, San Antiago was not restored kasi totally ruins po talaga siya. As in, talagang bato na lang compare po dito sa San Andres. May structure pa. Structure pa po siya na naiwan. Pasok po tayo. Ayan. So yan, makikita nyo, hindi lang po yung structure ng Spanish yung dito. Descend din po yung deposit ng marble. Ayan ang marble sa lapag natin. Sa oh. Yan po yung pinaka-surface lang po ng marble. So hindi nyo alam kung ano yung nasa ilalim. Yan, may large deposit pa po. So napansin nyo po yung may mga butas na po yan. So yan po yung sinisilbing watch, ano nila, hold nila, kumbaga pag ni-raid na sila ng mga pirates po. Diyan po sila sa misilip. At the same time, diyan po rin nila nilalagay yung canyon po. Yes. Watch your step po, mama. So, ito, pass. Panikin natin. Open po talaga siya. Panik tayo. Ayan. Makita nyo. Ito natin sa taas. Pero, oops. Tawid. Ayan na. Dito na tayo, guys. Woo! Okay, guys. Ito na. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Na gusto ko talagang marating. Kasi ito yung nakita ko. Port San Andres. Kasi dito, from here, sa structure na to, ayan. Dito kayo. Ayan. Makikita ninyo, ito. Ayan. Makikita niyo ang buong karagatan ng dito sa may Romblon. Hindi ko na alam kung alin dyan ang Sibuyan at San Agustin. Pero ayan na nga. Kaya gustong-gusto ko talaga siyang mapuntahan. Tapos mapansin niyo, meron tatlong windmill dito sa atin. Sa may bundok. Ayan. Watch your steps. Ayan. Kung yung church po is na tinayo sa... Ay, pero nga ta! Pinayon po siya ng 1644. Yes, the big sack. So, gano'ng kalaki itong area? Ito lang po siya, ma'am. I'm not quite sure sa ano ha, pero nag-measure siya ng parang 20. So, ito. Akyat na, ma'am. Ayan nga, guys. Napuntahan ko na rin siya. So, ito yung lugar kung saan, yan, makikita mo halos ang kabuuan ng Romblon. Ito. Ayan, o, diba? Ang bayan. So, kanina, galing tayo doon. Ayun yung simbahan. Diba? Eskwelahan. Yung, ano nila, park. Ito yung port. Kung saan dumadaong ang mga malalaking barko at mga bangka. So, sa wakas, guys, ang bucket list ko sa Romblon, narating ko at nagawa na. Ayan. Okay. Okay, guys. Ayan.
So, bucket list, Romblon, check na check na check. Sa dami ng pinupuntahan natin, nandito na nga sa Romblon, ang lahat ng gusto mong makita. Lumang simbahan, masarap na pagkain, tapos ang gaganda ng beach, resorts, di ba? May natural waters, mga parks, nandito na lahat. Di ba? So, sa mga nagbabackpackers dyan, na gustong pumunta ng Kulip, malapit dito nga sabi, Lucena, Capiz, Batangas, Roja City. So, pag nandito ka sa Romblon, marami ka pang mga lugar na pwedeng puntahan kasi hindi ko naman sasabihin, hindi ko naman alam masyado yung geographic location nito. Pero at least alam mo yon, marami kang mapupuntahan pag ikaw ay dumalaw dito. Kaya, thank you Romblon at ako'y nakadalaw sa inyong bayan. At, yun nga guys, hanggat kaya ng tuhod, tayo na ay mag-travel nang mag-travel hanggang kaya pa natin. So, this is Mami Law once again. At thank you sa pagsama sa akin sa aking adventure dito sa Romblon. Thank you!